So, para sa ating shoulder, itong part, so nakabit na natin yung dalawang shoulder. So, para sa ating sleeve, gagawin natin is, kuha tayo itong kulay purple. Then, slip knot. So, insert natin yung hook, insert natin yung hook dito sa pinaka-center. Yan. Then, kunin natin yung ating yarn. So, na yun. Naka-slip knot. Insert natin yung yarn sa ating hook. Baliktad. Yan. Then, hilain natin yung hook. Then, chain tayo ng isa. Or, slip knot. Hilain. Next ating gagawin is chain tayo ulit ng isa. Then, dito sa ating first na loop or itong space na to, insert natin dyan yung hook. Then, gagawa tayo ng isang single crochet. Kulay stitch marker, then lagay natin dito sa ating first loop. Then, dito sa next na space, insert natin yung hook. Then, single crochet. Same, dito sa next space, single crochet. Next space, ito. Single crochet. Same. So, next space. Then, dito. So, bali, magkakaroon tayo ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 na 7 loops. 7 single crochet dito sa ating blue. Then, next, dito sa ating last 2 space na yan, sa kulay blue, is maglalagay tayo ng increase. So, panang hook. So, insert yung hook, kuha ng yarn, hilain. Then, dito sa ating next space, insert yung hook, kuha ng yarn, hilain. Then, meron tayong tatlong loops. Then, kuha ng yarn, hilain sa tatlong loop. Yan yung ating decrease. Then, dito sa purple, dito sa first loop, may space yan dyan eh. So, dito sa first chain space or ano ba to? Double crochet space. Insert natin dyan yung hook, then single crochet. Then, dito sa next. Then, single crochet. Ito ulit, single crochet. So, ganyan lang. Single crochet hanggang meron tayong matirang 2 chain space dito sa kulay violet. Then, maglalagay tayo ng decrease. So, meron tayong matitirang 2 chain space dito sa kulay na violet. So, maglalagay tayo dyan ng decrease. Like, yung una. Ito yung pangalawa. Then, meron tayong 3 loops, then decrease. Para naman sa ating kulay pink, maglalagay lang tayo ng single crochet, same sa ginawa natin sa purple. And babalikan ko kayo once na nakarating na tayo sa ating shoulder area. So, dito tayo sa shoulder na part kung saan kinonek natin yung 2 shoulder. Dito sa first loop, dito, insert natin dyan yung hook, ito. Yung space na yan, insert natin dyan yung hook. Then, kuha ng yarn, hilain. Then, dito sa another space sa kabila, insert natin yung hook. Then, kuha ng yarn, hilain. Then, maglalagay tayo ng decrease. Then, ano sa ating gagawin is, mirror lang natin yung ginawa natin dito sa side na to. Dito sa side na to. So, dito sa first 2 loops ng white, kulay purple na to, maglalagay tayo ng decrease. Same din dito sa first 2 loops ng kulay blue. Maglalagay tayo ng decrease. And pagdating dito, insert natin yung hook dito sa first loop, then slip stitch. Then, babalikan ko kayo para sa start ng ating first row para sa ating shoulder. So, natapos na natin lagyan ng single crochet, paikot yung ating sleeve. So, ngayon naman, para sa start ng ating row 1, chain tayo ng isa. Then, mag-slip stitch tayo mula dito sa ating first row hanggang dito sa ating stitch marker. So, insert yung hook, kuha ng yarn, hilain sa isang loop. Yan yung ating first slip stitch. Then, lalagyan natin siya ng stitch marker para maalala natin kung saan tayo nagsimula. Then, sa next row or sa next loop, slip stitch. So, same lang. Insert yung hook, kuha ng yarn, hilain. Next. Ito yung pangatlo natin. 6. So, ito yung pang-anim. So, slip stitch sa first 6 loops. Then, dito sa pang-7 loop, mag-start tayo ng ating sedge
stitch or modified side stitch, which is start natin yung hooks for sa 7th loop, kung ano yung hilain, then single crochet. Next, double crochet sa same loop. Then, skip one loop, then insert sa next loop, side stitch. So, ulitin na natin gawin yung paglagay ng ating side stitch sa every other loop hanggang makarating tayo dito sa makarating tayo bago ang ating stitch marker. So, babalikan ko kayo pag once na nandito na tayo sa ating stitch marker. So, ayan. So, nandito na tayo bago yung ating stitch marker. Meron tayong dalawang loops. So, next natin gagawin is insert natin yung hook dito sa loop bago ang stitch marker. Then, gagawa tayo ng isang side stitch. Then, dito sa ating stitch marker, skip natin yung loop na yan. So, tanggalin na natin to. Hindi natin siya kailangan. Then, insert natin yung hook dito sa next loop. Then, slip stitch. Slip stitch. And slip stitch na rin natin yung last 3 loops. Okay. Sumama yung blue. Okay. Slip stitch. Then, dito sa ating first loop, kunin natin itong stitch marker, then insert natin dyan yung hook, then gagawa tayo ng isang slip stitch. Ayun. Okay. Then, chain tayo ng isa, then flip our work. Yan lang. So, para sa ating row 2, maglalagay tayo ng 3 slip stitch sa next 3 loops. Sana magpa-insert siya, no? Kasi hirap din ako dito. Okay, nakisama siya. Then, slip stitch. Then, insert natin yung stitch markers sa ating first loop. Then, next loop, slip stitch. Medyo mahirap lang siyang hanapin. Pero, nandyan lang yun. Kaya, ginagamitin ko siya palagi ng kuko. Then, slip stitch. Then, sa ating third loop, slip stitch. Next, dito sa ating pang-apat na loop, mag-start na tayo ng paggawa ng ating side stitch. Insert natin yung hook. Ayun niya. Ayan. Then, isang side stitch or isang single crochet at isang double crochet sa isang loop. So, meron tayong 3 slip stitch, then side stitch hanggang makarating ulit tayo sa dulo, which is papakita ko sa inyo. So, side stitch lang tayo sa every single crochet. So, nandito na tayo sa kabilang part kung saan naglagay tayo ng slip stitch kanina. So, dito sa ating first slip stitch, skip natin yan. Then, dito sa next, insert natin dyan yung hook. Then, gagawa tayo ng side stitch. Then, next, skip natin tong next loop. Then, sa next loop, insert natin yung hook. Then, slip stitch na tayo. Then, slip stitch na rin natin tong dalawang natira. Then, insert natin dito sa ating first loop. Then, slip stitch. Next, chain tayo ng isa. Then, flip our work. Okay, flip our work. Then, dito sa ating first slip stitch, ito, insert natin dyan yung hook. Then, gagawa tayo ng isang side stitch. Sumula dito sa ating first slip stitch, ito na. Okay, struggle is real. Andali. Ang harsh man. Ayun. Okay.
insert natin yung hook dito sa first, then side stitch natin yung hook sa ating first slips, sa ating first chain space. Then sa next same loop, magawa tayo ng isang double crochet. So mula dyan, start tayo ng side stitch. Then skip natin tong next loop, then dito sa ating next, sa third loop is side stitch. So ulitin natin gawin yan, paikot. So nandito na tayo sa ating last 3 na stitch marker. So mayroon tayong side stitch. Next natin gagawin, skip natin tong next loop, then dito sa ating second to the last loop, insert natin yung hook, then isang side stitch. Then skip natin yung loop, then insert natin yung hook dito sa ating first stitch marker, or sa ating first row, or first side stitch, or single crochet. I mean sa ating, insert natin sa ating chain space. Then slip stitch, then chain ng isa. Stitch marker. Flip our work. Then mula dito para sa ating row 4. Mula sa ating row 4 is maglalagay na tayo ng modified stitch stitch, paikot. Then wala natin gagawing slip stitch. So start tayo dito sa ating first single crochet, or skip natin tong first loop, then dito sa second loop insert natin yung hook and stitch stitch. So uulitin na natin gawin to hanggang meron tayong total of 17 rows kasama itong ginawa natin na una. 17 rows ng violet, then same din sa 17 rows ng blue, 17 rows of green, yellow, and babalikan ko kayo pagdating natin sa orange. So stitch stitch lang hanggang makarating tayo sa dulo. So parang same lang sa ginawa natin sa may bodies. So meron tayo ditong 9 rows nitong orange. So stop na tayo dyan. Then next natin gagawin is mag-start tayo sa ating wrist. Okay. So una, na-slip stitch ko na siya dito sa chain of 1. Sa previous, so ganyan na. So next natin gagawin is para sa wrist, chain tayo ng 16. 1, next, dito sa pang 15 na loop, insert natin dyan yung hook, or yung second loop mula sa ating hook, insert natin yung hook, then gagawa tayo ng isang slip stitch. Okay, next loop, same lang, insert yung hook, then slip stitch. Next loop, insert yung hook, kuha ng yarn, hilain, then hilain sa isa, slip stitch. So ulitin natin gawin yan hanggang makarating tayo dito sa dulo. Lalagay tayo ng isang slip stitch sa every loop. So magkakaroon tayo dito ng 15 slip stitch dito sa ating ginawa. Next natin gagawin is insert natin yung hook dito sa pinaka first loop natin, then slip stitch. Then sa next loop, insert natin yung hook, then slip stitch. Then flip our work. Flip our work. Then sa every loop, or sorry, sa every back loop, maglalagay tayo ng slip stitch. So gagawa tayo ng back loop slip stitch sa every back loop. Yes. So dito sa ating first, ito siya. Dito natin yung hook dito sa ating back loop. Okay. Ito yung mga part na nahihirapan ako. Sana makisama siya, no? Ayan. Ito yung back loop. Hindi natin siya insert sa buong parang letter V na yan. Insert natin siya. Okay. Insert natin siya. Diba parang may letter V? Insert natin siya dito lang. Side na yan. Dito. So, ganyan. Then, kuha ng yarn. Then, meron tayong dalawang loop. Then, laen dito sa isa. So, yan yung ating back loop slip stitch. Next loop. Insert natin sa back loop. Kuha ng yarn. Then, hilain sa isa. Then, ulitin natin gawin yan hanggang makarating tayo sa ating last loop. Okay.
So, tapos ko na yung nagyan ng back loop slip stitch, yung ating every loop. Next natin gagawin, chain tayo ng isa. Then, flip our work. Ito na tayo sa mga flip our work natin. Madali lang. Ganyan. So, ganyan siya. Next naman is, same lang ulit. Sa every back loop, maglalagay tayo ng isang, tig-isang slip stitch. Back loop slip stitch. Sa 15 loop na to. Ayan. Tatlo. Apat. So, ganyan na siya. The next natin gagawin is insert natin yung hook dito sa ating next, maglalagay tayo ng slip stitch dito sa ating next two loops. So, ito yung una. Bali, ito yung third loop kanina. Tapos, ito yung fourth. Insert. Then, slip stitch. Then, same lang ulit. Flip our work. Then, maglalagay tayo ng back loop slip stitch sa every back loop. Then, chain ng isa. Then, pabalik back loop slip stitch. Pagdating dito, is slip stitch sa next two loops. So, ulitin lang natin gawin yan, yung pattern na yan, hanggang ubos natin yan, malagyan natin ito lahat hanggang makarating tayo dito. So, natapos na natin lagyan ng back loop slip stitch yung ating wrist. Next naman natin gagawin is flip our work inside out. Nabaliktad ko na yung ating sleeve. So, next natin gagawin, insert natin yung hook dito sa front loop. Itong front panel. Yung pinaka first row natin or yung foundation chain natin kanina. Then, kunin natin tong loop. Natin yung loop, then hilain natin dito sa first front loop, then chain tayo ng isa. Next natin gagawin, sa same front loop na to, insert natin dyan yung hook. Then, dito sa kabilang or back panel, itong part na to, insert natin yung hook dito sa front loop, sa back loop nitong first loop. Ang gulo. Dito sa back. Okay. Yan. Then, kuha ng yarn. Then, slip knot. Slip stitch. Then, sa second loop natin, insert lang natin yung hook sa pinaka front loop. Ito. Then, dito sa second loop, sa back panel, insert natin sa back loop yung ating hook. Then, kuha ng yarn. Then, slip stitch. So, same lang. Front loop. Front loop sa front panel. Back loop sa back panel. So, ganun lang yan. Yung pang-apat. So, ulitin na natin gawin yan. Slip stitch. Hanggang makarating tayo dito sa pinakahuli. Then, chain tayo ng isa. Then, cut. So, nandito na tayo sa ating neck. So, gagawa na tayo ng ating neckband. So, itong part na to is ito yung back piece. Then, ito yung front piece. So, mas maliit yung back. Ito yung front. Anyway, kaya tayo sa back magsa-start para yung pag kinonect na natin yung band later, yung, like for example, itong connection is mapupunta siya sa likod. Itong connect. Okay? So, una natin gagawin is kukuha tayo ng yarn, then gagawa tayo ng slip knot. Then, insert natin yung hook dito sa may loop, dito sa likod. So, ako, i-insert ko siya dito sa 1, 2, 3, 4. 4 loop. Dito. Mula dito sa edge. So, kaya kung saan nyo gusto, bahala kayo, trip nyo yan. Then, kukuha tayo ng yarn, insert natin yung hook. Baliktad. Then, hilain natin itong yarn, hook pala na may yarn. Then, chain tayo ng isa. Then, dito sa same loop, kung saan tayo naglagay ng yarn, of course, is maglalagay tayo ng single crochet. Kuha lang ako ng stitch marker. Then, dito sa ating next two loops, maglalagay tayo ng tig-isang single crochet. One, then, ito yung two. Then, nandito na tayo sa may edge. Ito yung kung saan nakakonect itong part na to. Then, itong last. So, itong loop na to. Itong loop. Then, itong loop is gagawin natin isa. So, maglalagay tayo ng crease. Itong loop na to is hindi siya counted. Okay?
So, kuha ng yarn, hilain. Meron tayong dalawang loop. Start natin yung hook dito sa next loop. Kuha ng yarn, hilain. Meron tayong tatlong loop. Sorry, meron tayong tatlong loop sa ating hook. Kuha ng yarn, hilain natin sa tatlo. Yan yung ating decrease. So, next naman is, sandali lang. So, next naman is yung itong shoulder part. Itong part na to. So, ganyan siya. Parang letter U. So, ito yung shoulder part. So, maglalagay tayo ng single crochet sa next na 7 loops. May S. So, ito yung una. Dalawa. Tatlo. Apat. Lima. Anim. Oops. Anim. At pito. So, biniwag ko lang yung tail end para hindi na natin siya i-weave later. Anyway, dito sa kung yung edge na part, nandito na tayo sa edge. Itong loop na to at itong loop na to. Itong loop na to is hindi siya counted. So, dito sa edge na to, maglalagay tayo ng decrease. Same sa ginawa natin dito sa part na, sa edge na to. So, itong dalawang loop is gagawin natin isa. At ulitin lang natin ang paglagay ng single crochet sa every loop. Once na nakarating tayo sa edge, maglagay tayo ng decrease. At pagdating natin sa ating last loop, slip stitch para sa start ng ating neck band. So, okay. Nandito pa rin tayo sa ating neck area. So, next natin gagawin is chain tayo ng apat. 1, 2, 3, 4. Then, hawakan natin tong pang fourth natin na chain. Then, chain tayo ng isa. And then, gagawa tayo ng half double crochet. So, maglalagay tayo ng half double crochet dito sa fourth loop or fourth chain or yung second chain mula sa ating hook. So, isang half double crochet. Alam ko. Dali, hindi ko mahanap. Ayun. Ayun. So, half. Okay, sandali. Ayan. Then, next. So, magkakaroon tayo ng total of 4 half double crochet. Apat na naman ito. So, mabilis naman. Sana mabilis. Then, yung last. Sorry. Yung last. Okay. So, next natin gagawin. Insert natin itong hook dito sa pinakaunang loop natin. Then, slip stitch. Next, slip stitch natin. Ulit tayo dito sa next loop. Then, flip or work. Ito na yung pinaka-part na mahirap kasi maliit lang siya. So, ang laki ng i-flip ko. Ayan lang. So, ganyan lang. So, flip ko na yung work ko. Next, dito sa ating 4 loops na yan, maglalagay tayo ng apat na slip stitch. So, isang slip stitch bawat loop. Ito yung una. Dalawa. Tatlo. And apat. Then, chain ng isa, then flip our work. Flip our work. So, sandali lang. Flip ko lang. Mabigat. So, ayan no. Na-flip ko na siya kasi medyo matirap. Then, nag-chain na tayo kanina ng isa. Then, sa same pa rin, sa next 4 loops, maglalagay tayo ng slip stitch. So, ito yung una. Lumakingan ko. Yung una. Pangalawa. And pangatlo na ayaw makisama. Okay, ayaw niya talaga makisama. Man. Anyway, slip stitch pala tayo. Maglalagay tayo ng back loop slip stitch. So, mula dito is back loop lang yung gagawin natin. Ito yung apat. So, meron tayong ito yung third row natin at meron tayong back loop slip stitch. Next natin gagawin is insert natin yung hook dito sa pangatlong loop sa part na to, dito sa loop na to. Then, slip stitch. Then, insert natin yung hook dito sa next loop. Then, slip stitch. Then, flip our work. After nyan, is maglalagay tayo ng back loop, slip stitch. Sandali, if you flip ko lang ulit. So, ayun, flip ko na, no? Next is, yun na nga, sinabi ko, is maglalagay tayo ulit tayo ng back loop, slip stitch sa next 4 loops. So, ito yung una. Ayaw niya ulit makisama. Ito yung una.
Then pangalawa, okay, nakisama din siya. Then pangatlo, okay, dali. Maka sa pangatlo ang hirap. Okay, pangatlo, and yung ating pang-apat na rin mahanap yung loop. Back loop lang din. Ari, ang hirap. Okay. Okay. Okay, ayan. Okay, ayan. Then, back loop, slip stitch. Then, chain ulit tayo ng isa. Then, flip or work. Sandali, ipi-flip ko lang siya ulit. So, ayan, na-flip ko na siya, no? Next natin gagawin is maglalagay tayo ng back loop, half, double crochet. Sa bawat loop. Sa next 4 loops. Kasi 4 lang naman yun eh. 1. Saan na? Tapos kinalagyan ng 4 na back loop, half double crochet. Next, insert natin dito sa next loop. Itong loop na to. Then slip stitch. Then another loop. Slip stitch. Then flip or work. So bali, uulitin lang natin yung ginawa natin. After nitong back loop half double crochet, mas maglalagay tayo ng 3 rows ng back loop slip stitch. Then after ng 3 rows ng back loop slip stitch is back loop half double crochet. So bali ganito, after dito ng back loop slip stitch, I mean back loop half double crochet, is maglalagay tayo ng 2 slip stitch dito sa side na to. Then flip or work, then back loop slip stitch, then chain ng isa, then back loop slip stitch pabalik, then slip stitch ng 2 beses dito sa side. Basta pagdating dito sa side na to is 2 back loop slip stitch. So pag natapos ko na gawin yan, anyway, babalikan ko kayo once na nandito na tayo sa ating stitch marker, or bago tayo makarating dito sa stitch marker. So nandito na tayo sa may stitch marker na part. So bago tayo makarating dyan is maglalagay tayo ng back loop half double crochet. Pero yun natin is maglalagay tayo ng decrease. Okay, so una, chain na tayo ng isa, which is meron ako. Then, back loop, half, double crochet. Sa next 2 loops. Yung una. Then, yung pangalawa. Okay, bilis na na. Then, dito sa ating 2 loop na to, is maglalagay tayo ng decrease. So, prepare for back loop, double crochet. Una, insert natin yung hook. Dito sa first loop, kuha ng yarn, hilain. Then, insert natin yung hook dito sa last loop. Kuha ng yarn, hilain. Meron tayong 4 na loops sa ating hook. Then, kuha ng yarn, hilain natin sa 4. So, yun yung ating decrease. Then, insert natin yung hook dito sa ating stitch, kung saan yung may stitch marker. Then, slip stitch. Then, next loop, insert yung hook, slip stitch. Then, flip or work. Okay, ayun niya. So, na-flip na natin. So, maglalagay lang tayo ng back loop slip stitch dito sa next 3 loops. So, ito yung una, pangalawa, then pangatlo. So, next slip stitch, chain ng isa, then tatlong back loop slip stitch dito sa next 3 loops. So, yun lang yung kinaibahan nun kasi meron lang tayong 3 loops dito. Instead, dito is meron tayong 4. So, babalikan ko kayo. So, same pa rin yung pattern. Babalikan, bali, nag-decrease lang tayo. So, babalikan ko kayo bago tayo makarating dito sa stitch marker. Ating stitch. So, nandito na tayo bago sa ating stitch marker. Nag-chain na rin ako ng isa. Next natin gagawin is maglalagay tayo ng half double crochet dito. Pero maglalagay tayo ng increase. So, meron tayong 3 loops dito. So, ito yung una natin. Hindi ko rin mahanap kung nasaan yung unang loop. Ito. So, ito yung una natin. Sandali lang, no? Wait. Ay. Then, next loop. Isang double crochet, half double crochet. Back loop, half double crochet. Ay, hindi natin mahanap yung back loop kasi ang sikip yata ng gawa ko. Kaya ko yan. Just me, upo. Okay, babalikan ko kayo. So, okay. Meron na tayong 2 back loop, half double crochet sa ating 2 loops. So, dito sa pangatlo nating loops is maglalagay tayo ng increase. So, insert natin yung hook. Then, back loop,
half double crochet. Then sa same loop, insert natin yung hook. Then back loop, half double crochet. So meron tayong total of 4 loops. Same sa yung pag-start natin kanina. Then insert natin yung hook dito sa may stitch marker. Then next loop, insert yung hook, then slip stitch. So uulitin na natin yung ginawa natin dito sa beginning, mula dito hanggang makarating tayo dito sa dulo. So bali tatlong row ng back loop slip stitch, then isang row ng back loop half double crochet. So take note na every time na nandito tayo sa side na to, itong part kung saan tayo naglagay ng single crochet, is lagi tayo maglalagay ng maglalagay ng slip stitch sa every 2 loops. At yung last na gagawin natin is i-weave natin yung mga tail end, and we are done. At eto na nga ang ating finished crocheted oversized sweater using a modified sedge stitch. So kung nagustuhan mo ang video na to, please give it a thumbs up and comment below ng any suggestions or kung ano pa ang gusto nyong makita sa susunod ko na mga video. Or kung meron kayong mga questions about this project or about sa mga previous natin na project, just comment below. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel ko, please hit that subscribe button at ang notification bell para updated kayo sa aking mga bagong videos. At kung nakapag-subscribe ka na sa channel ko, thank you so much. Again, thank you so much for watching and see you again next time. Keep safe! Bye-bye!